And start recording mga kalapida. Welcome sa isa na namang reaction video na kung saan natin tatalakayin ang nagiinit, umiinit at painit ng puwet ni MMDA, si Ron Artes, tsaka si Congressman Bosita. So motorcycle rider na sisilong sa footbridge, may multa na ayon sa MMDA. Kong Bosita, syempre umalma. Saan tayo papanig? Eh di pakinggan muna natin. Kasi ako, as a rider, as a super rider, big bike, small bike, and super bike, eh sa rider side tayo. Pero titignan muna natin kung ano yung mga dahilan nila. Okay? Tignan natin kung ano yung makatao, tignan natin kung ano yung hindi. So ito, lahat naman kasi tayo dito, may kanya-kanya opinion dito. May kumakampi sa MMDA, sabi nila kasi batas, sundin yung batas. May kumakampi naman kay Kong Bosita. 'Di ba? Ngayon titingnan natin, titimbangin natin, 'di ba? As nagsasalita ako as a rider, ha. So, titingnan natin kung ano yung mas matimbang sa pinag-uusapan or pinagtatalunan nilang dalawa. Kasi ang issue dito ay yung pag-aamyenda ng MMDA sa resolusyon na nilabas nila na ano, na may multa yung mga nasa ilalim ng footbridge na ihinto pag umuulan, eh mumultahan nila na titikita nila ng obstruction, so mumultahan nila siguro 500 to 1000, depende siguro yon. Pero ang alam ko sa obstruction is 500, di ba? So i-play natin to galing kay Bravo News. Pera muna ng video mo at ating re-reactionan. Subscribe kayo kay Bravo News. Siyempre, subscribe kayo sa ating channel. Ayan po, nasa taas. Ayan po, nakikita nyo po sa taas. Percy Lapida Vlogs, subscribe. Hit the notification bell. Kung ayaw nyo mabengbang, di huwag nyo i-hit. Basta mag-subscribe kayo at mag-like. Okay, pakinggan natin sila. Colonel Bosita, congressman na pala. Play. In fact, may nagsuggest nga po kahapon na baka pwede yung mga alulod po ng mga stations na ito ay itapat doon sa ilalim para mabasa din po yung rider. So medyo extreme na po yan na solusyon. Pero ano daw? In fact, may nagsuggest nga po kahapon na baka pwede yung mga alulod po ng mga stations na ito ay itapat doon sa ilalim para mabasa din po yung rider. So sinong gago nagsuggest yan? At sinasabi pa niya yan dyan? Ay, Diyos ko, umiinit na po ulo natin kaagad. Simula pa lang. Sinong matino utak na magsasuggest na yung mga rider ay itutok dun yung mga alulod para hindi huminto dun sa ilalim ng mga footbridge or mga ilalim ng station ng mga MRT? Sinong siraulong nag-isip niyan? Sino? Kung medyo extreme na po yan na solusyon. Pero hindi solusyon yon, kagaguhan yon. Paano naging solusyon yon? Makatao ba yon? Pero pinag-aaralan po natin. Ngayon naman, pag-aaralan nyo, gaano kayo, ang ina, pag-aaralan nyo, lalagyan nyo na alulod, itututok nyo sa mga tao? Pinag-aaralan nyo yon? Pinag-aaralan pa ba yon? Iniisip nyo pa ba yon? Sa inyo kaya itutok yung mga alulod? Man po, Madam Speaker, naglabas ng memorandum ang MMDA. Oh. At sinasabi dito na simula sa araw na ito. Yan. Meron akong kopya niyan eh, yung memorandum na yan. Kasi sinend ko rin sa anak ko kasi anak ko eh nagmo-motor din. 'Di ba? So kudos dun sa nag-send sa akin yan ng memorandum na yan at nakita ko at nabasa natin yung resolution. Yung MMDA memorandum, all TDO units, heads of district, sectors, traffic enforces, as stated, July 26, 2023. Motorcycle riders have been observed on many occasions clamping underneath overpass, footbridges, and LRT-MRT stations every time the rain comes. They occupy the outermost lanes
including the bike lanes, impeding the free flow of traffic and obstructing other motorists. Relative thereto and to prevent traffic buildup on roadways, hereunder guidelines are issued for your guidance and instruction. Number one, babasahin natin ha. Ewan ko kung babasahin dito nyo ni Colonel, ni Congressman. Motorcycle riders are not allowed to take cover beneath overpass, footbridges, and LRT-MRT stations at in times of rain. Okay? Are not allowed daw ha, to take cover beneath overpass, footbridges, in times of rain. Number one. Number two, motorcycle riders are however allowed to take cover only for so long as time as needed to put on the rain gears, raincoats, and thereafter drive on with reasonable dispatch. Number three, motorcycle riders without rain gears, raincoats who take cover and or those who do not have after donning their rain gears, raincoats shall be issued the corresponding citation for obstruction. For your information and compliance, the directive shall take effect on August 1. So, nangyari na. Attorney Victor Maria D. Nunez, siya yung naka-pirma. Okay? So, yun yung ano nila, memorandum. Memorandum put. Okay, pakinggan muna natin si Colonel Busita. August 1, 2023, huhulihin na ng kanilang mga enforcers ang mga riders na aabutan ng ulan at sisilong sa ilalim ng footbridge at underpass. Nabanggit naman po sa kanilang memorandum na maaaring tumigil ang mga riders at magsuot ng kapote sa ilalim ng mga nasabing lugar. At ang huhulihin lamang at papatawan nila ng multa ay ang mga riders na sisilong at magpapalipas ng ulan. Madam Speaker, malinaw po, hindi nauunawaan ng pamunuan ng MMDA ang problema na dapat nilang solusyonan at nalilimutan nila na sila ay mga public servants na dapat tumugon sa mga nangangailangan. Mali po ang ipinatutupad ng pamunuan ng MMDA. Yes. Hindi ito serbisyo, kundi perwisyo. Yes. Bakit po natin sinasabi na mali ang ipinatutupad ng pamunuan ng MMDA? Mali po dahil ang mga riders napapayagan nilang tumigil sa ilalim ng footbridge at underpass para magsuot ng kapote ay nananatiling obstruction pa rin sa ibang mga motorista. Yes. Bakit naman po natin sinasabi na hindi serbisyo kundi perwisyo ang ipinatutupad nila? Sinasabi po natin hindi serbisyo kundi perwisyo ang ipinatutupad ng pamunuan ng MMDA dahil itinutulak nila sa kapahamakan ang mga riders na walang kapote sapagkat bibilisan nila ng pagpapatakbo ng motorsiklo kapag naabutan sila ng ulan para sumilong sa gasolinahan. Yes. Obstruction po, yung unang-una, ang alam kong penalty dyan is 500 pesos. So, soon, pag naiayos po natin yung ating sistema, particularly yung mga sa mga gasoline stations, I think we'll strictly enforce na po yung sagot, Colonel. Pag-i-issue ng ticket sa mga mag-violate. Malalagay po sa peligro ang buhay ng mga riders dahil maaari silang masabitan at masagasaan ng ibang mga sasakyan, lalo pa na mahina ang visibility ng mga motorista kapag umuulan. Doon tayo magsisimula. Ay! Eto yan. Ganito lang kasimple yan. Ganito lang kasimple yan. Ibigay na natin sa kanila yung sinasabi nila na raincoat keeps falling on my head. Umulan. Sumilong ka saglit para kumuha ng raincoat or magsuot ng raincoat mo, ng kapote mo. Okay? Tapos, kailangan mo na umalis. Eh, paano kung zero visibility? Pipilitin mo? Yung helmet nyo, tandaan nyo ha. Kahit naka-ano pa yan, naka-ceramic coating pa yung visor nyan. Putres, hindi mo makikita yung daan. Anong gagawin nyo? Pipilitin nyo magmaneho yung tao? Ha? Ang gagawin nyo para hindi hulihin, aalis sila. Bahala kayo dyan maaksidente. Kung may baha man dyan, lusungin nyo.
Ha? Ganun ba gusto ng MMDA? Imbis, tama si Colonel Bosita, imbis na solusyon, perwisyo, di ba? Imbis na serbisyo. Sabi ko, kinontent na natin to nung una, di ba? Hindi kasi nagmomotor yung mga iba, kaya hindi nila alam to. Meron man nagmomotor dito, nagmamarunong naman. Di ba? Yung zero visibility na lang, delikado yan. Yung sobrang ano ng daan, yung sobrang basa ng daan, delikado yan. Okay? Pwedeng dumulas yung gulong mo. Pwedeng hindi mo na makita sa side mirror mo na meron na palang nasa likod mo at matatamaan ka na. Bakit? Sa sobrang lakas ng ulan. Dahil ayaw mo, hindi lang pwede na tumabi sa footbridge or kung saan ka man pwede sumilong dahil sa sobrang lakas ng ulan. Diba? Pwede yan kung sakaling yung ulan na yan, eh daan lang. Alam mo yon yung ambon. Diba? Pag ambon, okay yan. Nakakailangan may rain gear ka. As motorista, kailangan talaga ready ka. Diba? So doon, okay tayo doon. Pero once na malakas na yung ulan, puta, hindi naman ako papayag din at hindi ako sasang-ayon na di bali nang hulihin niyo ako pero ipaglalaban ko pa rin na puta kayo kaya mag ano doon mag-drive ng motor doon. Diba? Pamotorin niyo yung mga ano, pamotorin niyo yung mga riders niyo, yung mga MMDA motorist niyo sa lakas ng ulan nang nakaano lang sila raincoat. Para fair. Diba? Gawin din nila yung trabaho nila. Huwag sila tumambay din sa ilalim ng ano, footbridge. Hindi ba nila naisip yon? Visibility number one. Number one na delikado yan. So anong gagawin mo? Anong gagawin nyo? Pagsasapilitan nyo makatabi? Or pipilitin yung umandar para wag lang kayo mahuli ng 500. Diba? Pakinggan ba natin si Kernel? Madam Speaker, ang mga kapatid nating riders ay naghahanap buhay ng marangal para igapang at buhayin ang kanilang pamilya sa pamamaraang tama at legal. Kapareho po natin dito sila na mahalaga ang bawat minuto at bawat oras para sa kanilang trabaho. Kung meron man sigurong nagmamadali dito na rider, na hindi sisilong ha. Kung meron man, yun yung mga riding in tandem. Kasi nagmamadali yun. Tatakas yun. Pero pagka legal, puta, kahit sino, diba? Tatabi. Kahit sabi mo mag-raincoat ka, kahit sabi mo magkapote ka dyan, mag-gear ka. Nasubukan ko na yan. Pababa kami ng Marilaki. Big bike gamit ko. Hindi umuulan sa Marilaki, wala kang dalang ano, raincoat ha? Wala kang dalang raincoat. Pababa kami ng Marilaki dahil hindi naman umuulan. Tapos pagbaba mo na Maynila, umuulan. Paano yung mga ganun? Diba, huhulihin mo kasi walang rain gear? Pag sumilong? Pinilit ko magmaneho nun, pero Diyos ko, napakahirap. Alam mo, ang sakit. Kasi yung visor mo, kahit sabihin mong nakaka-ceramic coating yan, yung patak pa rin ng ulan, sobrang lakas. So, ang gagawin mo, bubuksan mo ng konti yung visor mo. Yung patak naman ng ulan sa mukha, napakasakit. Tanginang yan. Wala, hindi nag-iisip tong MMDA kasi hindi nila ginagawa. Try nila sila magmotor sa ulan ng sobrang lakas, ba? Diba? Para makita natin, para fair. Ba? Diba? Gusto rin natin makakita ng ano, nagmomotor na MMDA sa lakas ng ulan. Huwag kayong sumilong sa ilalim, puke ng ina. Huwag kayong sumilong sa ilalim ng mga MRT. Kung anong pinapatupad yung batas, eh sundin nyo ha. Hindi po nila kagustuhan na maabala ang ibang mga kapwa-motorista. Tumitigil at sumisilong ang mga kapatid nating riders sa ilalim ng footbridge at underpass dahil kailangan nilang gawin ito para maiwasan ang sakit at nang may pagpatuloy nila yes. ang kanilang hanap buhay para sa pamilya. Yes. Madam Speaker,
Hindi po makatao ang ipinatutupad ng MMDA sa mga kapatid nating riders. Dahil sa halip na tugunan nila ang problema, ilalagay pa nila sa peligro ang buhay ng mga ito. Yon ang sinasabi ko. Ipilit mong ibiyahe yan ng malakas ulan, inilalagay nyo sa peligro ang buhay ng mga rider. Inilalagay nyo sa peligro. Tandaan nyo, hindi na makikita yung dinadaanan. Nakakotsi ka nga, hirap ka mag-drive eh, pag zero visibility. Yung pa kaya nakamotor ka, ano yan, wala nang awa sa ano. Kita, basta kumita lang kayo, manguhuli kayo. Kasi ilan limandaan yan, ilan libong limandaan yan. At ngayon pang tag-ulan talaga, diba? Sakto pa sa tag-ulan eh, no? Ibang klase rin MMDA. Hindi ako natutuwa MMDA. Hindi ako natutuwa. Diba? Pag may maganda kayong nagawa, pinapalakpakan ko kayo, pero pag kami hindi kayo makataong ginagawa, sinisita ko kayo. Gadget addict, sagutin mo rin to. At kukolektahan pa nila ng malaking halaga ng multa. Isa po sir, nakikita rin namin solusyon ay kakausapin po natin yung mga gasoline stations. MMDA na po ang maglalagay ng mga tents para doon po sila sumilong. So, kasama po yan sa aming plano. Mababaw lamang po ang sinasabi ni Chairman Dondon Artes ng MMDA na pakikiusapan nila ang may-ari ng gasolinahan para maglaan ng espasyo sa mga riders na titigil at sisilong kapag naabutan ng ulan habang nagmamaneho. Una, ipinapasa ng pamunuan ng MMDA sa mga pribadong gasolinahan ang problema na dapat solusyonan ng kanilang ahensya. Boom! Ikalawa, kahit na may mabuting puso at kalooban ang may-ari ng mga pribadong gasolinahan, hindi sila sasang-ayon sa sinasabi ni Chairman Artes dahil ililipat lamang sa kinala ng MMDA ang obstruction sa mga motorista at mga customers nila. At yes! Kaya po ako, zero visibility driving kotse, hindi motor. Pinaalis pa ako sa gasolinahan kasi obstruction daw. May mga dumadaan, maharangan. Samantalang, ang hirap mag-drive ng sobrang wala ka nang nakikita. Puro tubig na lang. Tama uli si Kernel Busita doon, si Kong Busita. Isip-isip, MMDA! At makakasira din po ito sa kanilang negosyo. Yes. At ikatlo, parang takot na takot si Chairman Artes na bawasan ang bilyong-bilyong piso. Takot ka pala eh. Hala ka pala eh. Na budget ng kanilang ahensya bawat taon. At ang milyong-milyong piso na kanilang kinokolekta mula sa mga motorista bawat taon. Ayaw nilang gumastos at maglaan ng tamang solusyon. Ayaw nila gumastos, ang gusto nila ay manghuli pa. Sa problema, Madam Speaker, hindi po maitatanggi. Kapareho ng iba't ibang sektor, malaki ang ambag ng mga kapatid nating riders sa pag-usad ng ating ekonomiya. Yes. Higit nila itong napatunayan noong mayroon tayong pandemya at hindi natin magamit ang mga pampublikong transportasyon. Yes. Sila po ang sumagip sa atin para isa-isang ihatid ang mga pasahero. Tapos ngayon, gigisahin nyo. Grabe kayo, no? Zero visibility, katulad nyan. Diba? Asan yung mga dumadaan sa sasakyan? Wala naman. Diba? Andun sila sa sa gilid. Alam niyo sa totoo lang, mahirap din yung ganyan. Yung hindi mo alam kung kailan uulan, tapos kailangan mo magkapote dahil hindi mo dahil kailangan mo nang ibiyahe yung motor mo. Pasma ka. Or sabihin na natin wala naman salitang pasma. Ay wala naman talagang sakit na pasma kasi according to science. Pero mag-iiba pa rin yung yung galing ka sa init, tas biglang lamig, yung mga nerves mo. Diba? Pwede kang lagnatin, pwede kang magkasakit, pwede kang sipunin, parang ako. Bakit? Kasi sumugod ako sa ulan. Kasi wala akong kapote. Baka ma-obstruction ako, diba? Bakit? Inabutan akong ulan eh. So, sumusunod ako sa batas. Pero yung mga ganito, 'di ba?
Kasi yung sa akin, ginawa ko na lang. At your own risk. Pwedeng ba aksidente, pwedeng hindi. Pero kung ganito naman sa memorandum nyo, eh, maniningil na kayo. Hindi naman, parang hindi naman ata tama, diba? Sa akin, pwede naman akong babasahan na ng time na yun kasi pauwi na ako. Diba? Sabi ko, maliligo naman na ako sa bahay. Okay? Pero yung mga ganitong nagtatrabaho pa, maawa kayo, tuloy. Mga pagkain at iba pang mga produkto. Nabanggit ko po ito, hindi para sumbatan tayong mga nanunungkulan. Nabanggit ko lamang po ito para ipaalala sa chairman ng MMDA, Attorney Don Don Artes, at sa iba pang mga kinaukulang. Ito si Ron Artes, talagang salbahe yan. Dati pa yan sa NBA. Nananakit talaga yan si Ron Artes. Public servants, natugunan natin ang tama ang mga problema. Ah, Don Artes pala to. Iba pala yung si Ron Artes. Problema ng mga kapatid nating motorista. Hindi natin kailangan bigyan sila ng sobra. Tamang serbisyo lamang po at hindi perwisyo ang kailangan ng mga ito. Yes. Madam Speaker, ang lingkod po ninyo ay registered civil engineer. Alam po natin na maaari at magandang ilaan sa mga riders ang espasyo sa ilalim ng hagdan ng footbridge at iba pang mga lugar na ligtas para pwede, sa kanila. Pwede. Hindi sila magiging obstruction sa pedestrians pwede. At iba pang mga motorista. Pwede. Umuulan man o mainit ang sikat ng araw. Yes. Ang mga nabanggit na lugar na maaaring ilaan ng pamunuan ng MMDA ay gagastusan lamang ng maliit na halaga ng pera. Pero napakalaki naman ang magiging benepisyo nito para sa mga riders at maiiwasan pa na makaperwisyo sila. Yan. Isabatas nyo na yan, Kernel. Para mas maganda yan, isabatas na yan. Para yung memorandum na yan, matabunan ng batas. Okay, tuloy. So pedestrians at iba pang mga motorista. Kung paalisin naman po ng ating mga enforcers, sinasabi po wala kaming puso. Dahil sila daw po ay maghapong babad sa init at baka magkasakit. Tama naman. Ang problem naman po, kung makikita nyo rin yung aming tinuwit kahapon, naka-raincoat na sila eh. Oh. Pero hindi po sila umaalis. In fact, nagkukwentuhan nga lang po sila eh. Alam nga naman gusto mo mag-video kay sila. Diba? Kahit naka-raincoat sila, kung zero visibility, alam nilang mapapahamak sila, hindi nila kaya mag-drive ng malakas yung ulan. Pipilitin nyo? Diba? Siyempre, magpapatila yan ng ulan. Diyos ko naman. Pakinggan nga natin uli si Ron Artes. Maghapong babad sa init at baka magkasakit. Oh. Ang problem naman po, kung makikita nyo rin yung aming tinuwit kahapon, naka-raincoat na sila eh. Oh. Pero hindi po sila umaalis. In fact, nagkukwentuhan nga lang po sila eh. Oh. Okay yan. Alam nga naman nga mag-video ka yan. Diba? Magkikwentuhan talaga yan. Bakit? Pare, basa ako. May gas ka ba dyan? Hindi naaabot to sa gasolinahan. Anong gagawin niya mga yan? Siyempre, magkwekwentuhan, di ba? Alam ka naman, magpaka-boring yan dyan habang nag-aantay ng ulan. Eh, ikaw kasi siguro, wala kang, ano, eto mga to, nagiging magkakaibigan niya mga rider na yan. Nagkakaisa yan. Kaya ganun, nagkwekwentuhan. Okay? At ayaw nilang suungin, ayaw nila siguro na hindi nila kaya eh. 50-50 yan eh. 50-50, magaling ka, kaya mong motorin yan kahit sobrang lakas ng ulan. Or 50-50, mag-iingat ka, itabi mo muna yung motor mo. Diba? Eh siguro itong mga to, eh, mas gugustuhin ko naman na tumabi muna kahit naka-raincoat ako. Kasi hindi naman kaya ng skills ko na imaneho ng ganyang kalakas yung ulan. Isip-isip, MMDA chairman. So kami po ay nag-uusap, in fact nag-uusap din po kami ni Sec Jimmy Bautista kahapon, kung ano po yung mga pwedeng gawin. Dagdag pa dito, Madam Speaker, mararamdaman po ng taong bayan ang tunay na serbisyo ng MMDA, hindi perwisyo na katulad ng ipinatutupad ni Chairman Artes. Mm. Madam Speaker, base po sa Section 3 ng Implementing Rules and Regulations ng Republic Act No. 7924, batas. Ang Metro Manila Council, oh, ang Governing Board and Policy Making Body ang na sumasaklaw at higit na may kapangyarihan sa MMDA sa katulad ng ganitong problema. Kaugnay po nito, umaasa tayo sa Metro Manila Council na pinamumunuan ni Honorable Mayor Francisco Javier Zamora ng, oh, San Juan City na binigyan nila ng pansin ang problemang ito. Hindi para tugunon lamang ang kanilang tungkulin,
kundi para maibigay nila ang nararapat na espasyo sa mga riders at para din sa ibang mga motorista na hindi dapat maabala at masangkot sa ganitong problema. Kasi nga po, unang-una delikado rin po para sa kanila. Imagine niyo nasa highway ka, titigil ka doon, pwede kang masagasaan or mabangga. Pag hindi. Same lang din naman eh. Pagka umaandar ka ng sobrang ano, yung mga nasa likod mo hindi ka na rin nakikita. Hindi ba pwedeng mangyari din yun? Diba? Mas nag-i-slow motion nga. I mean, nag-i-slow motion. Mas nag-i-slow moving nga yung mga sasakyan pag alam nilang ganun eh. Pagka malakas ulan. Kasi iniisip nila, may mga sasakyan doon at may mga motor na may nakaabang sa mga footbridge. Diba? Instinct na nila yon. Paano mo sasabihin mas delikado? Mas delikado yung ihataw mo yung motor mo nang hindi mo nakikita yung dinadaanan mo. Yun ang delikado. Hindi ka napansin ng ibang nagmamaneho ng sasakyan. O di may tagahuli kayo, di maglagay kayo ng traffic aid doon. O detour. Detour kayo dumaan. Di ba? O kaya payungan ng mga ano. Diyos ko naman. Andun pala yung tagahuli mo, di maglagay kayo ng ano, sila yung paliguin mo sa ulan. O dito kayo dumaan sa kabilang side. Bakit? Andito yung mga motorista. Utak na men. Pangalawa, nagkukos po siya ng traffic. Dahil imagine niyo kung 30 minutes o an hour yung ulan, hindi po sila umaalis hanggat hindi tumitila. So minsan isang lane na lang ang nadadaanan na nagkukos po. Nagdo-domino effect yan. Nagkukos ng sobrang traffic. Hi! Isang oras matatambak doon sang galing yung iba, hindi umandar? Paano naging domino effect? Pagka malakas yung ulan, nandun na kung sino yung mga nandun, yung kasha. Alam nga naman, paano pa mapupuno yun doon? Madadagdagan pa sang galing yung iba na yun. Diba? Yung iba naman siguro, sa loob ng isang oras, hindi ganun, ano, hindi ganun kalakas ang ulan na ano, unless may bagyo talaga, diba? Pero kung halimbawa yung mga ulan talaga na ng katulad na nangyayari ngayon, na pabugso-bugso, 15 minutes, 10 minutes, hinto yan. Anong isang oras? Pagka isang oras, huwag na silang umalis ng bahay nila. Ang MMDA po ay nasa ilalim ng Office of the President of the Philippines. Kaya nararapat tiyakin ang kanilang pamunuan na tunay na serbisyo at hindi perwisyo sa yes. Mga nangangailangan ang kanilang ipatutupad. Madam Speaker, sa ngalan po ng One Rider Party List at ng mga... Okay, isa po ako sa One Rider Party List, ha? Bilang motorista, bilang rider, bilang nagmamaneho rin ng sasakyan. Pag responsable ka, alam mo naman yung gagawin mo. Alam mo rin yung gagawin mo pagka malalagay naman sa delikado rin yung mga nasa paligid mo. Diba? Hindi mo ipapahamak. Okay? So may problema. Ang problema, yung mga nasa ilalim ng footbridge or ng mga MRT, gawan nyo ng solusyon. Huwag nyo nang perwisyuhin. Solusyonan nyo na lang. Diba? Mas maganda yun? Mas maganda kong solusyon, hindi multa. Para matuwa naman sa inyo yung mga kababayan natin. Tandaan nyo, napakarami ng mga riders na yan, ha? Anong ginawa nila sa doble plaka, di ba? Ilan yung nabengbang dyan sa doble plaka na yan? Huwag kayong masyadong pahirap sa mga taong nagmomotor. Baka biglang maglabasan yan. Mga kapatid nating motorista sa Metro Manila at sa mga pumupunta rito, hinihiling po natin sa ating Pangulo, His Excellency President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. ang proteksyon laban sa hindi makataong ipinatutupad ng MMDA. Solusyon po sa problema ang kailangan ng mga kapatid nating motorista, hindi perwisyo at hindi pagpapataw ng multa. Yes. Oh, yun. Okay. So yun, mga kalapid, ah. Anong masasabi nyo doon sa video na yun? Diba? Magandang talakayan yan, lalo na ngayong umuulan. Sinabi ko lang yung opinion ko, sinabi ko lang yung side ko as a rider. Kayo din, kung kayo nagra-ride. Diba? Yung mga big bike, tandaan nyo po, hindi yan nagra-ride pagka tag-ulan. Kaya po marami nagbebenta ng big bike pagka tag-ulan kasi hindi nila nagagamit. Okay?
Kaya maganda bumili ng big bike na second hand kasi hindi yan masyadong gamit. Ang may mga pang-araw-araw din na motor yung mga nagra-ride sa big bike, okay? So, yun po yung take ko dyan. Kayo kung anong take nyo, comment down below. Hit the subscribe button and hit the notification bell if you like, if you want, if you need, if you may. Okay, Percy Lapid the Vlogs po. And stop recording.